Hey guys! Welcome to another vlog. So for today, pupunta ako sa Novaliches. Titingin ako ng mga accessories para sa sasakyan. Ang pinaka gusto kong hanapin, yung tint. Kasi itong sasakyan, masyado siyang madilim. So paggabi, ang hirap mag-drive. Tapos yung sa likod, may mga bubbles yung pagkakatint sa kanya. But, dito muna tayo ngayon sa Cubao. Farmers. Bibili lang muna ako ng paso. Meron akong pinagbilan nung isang araw dito. Dito yung pinagbilan ko. Yung malaki na bilog. Ay, ubos na. Ang lakas ng kuliglig dito. Ito yung binili kong paso na may sahod. 135. Ang daming option dito ng mga halaman, mga paso. So, dito lang to sa may telus or telas ba? Sa Cubao. Ang ganda na nito. Ito yung parang extension ng gateway. Ganda ba diba? Parang Singapore inspired. Okay, patayin ko na tong cam. Dito ako sa Road 20. Kasi dati napadaan ako dito. Akala ko madami yung mga car detailing, yung mga repaint at saka tint. Pero parang ito lang yung nakita ko. Blade sa Mindanao Avenue. Titingin na ako kung meron ditong car tint. Mukha akong basura for today. 569 plus 600 kasi meron scraping ma'am eh. May charge po kasi. 6,200. Ayun, mga ganun na. Buong car na po. Buong full car. Yan po ba yung sinasabi na ano, yung hindi masyadong madilim pero nabablock yung liwanag. Yes, ay, yung init. Mm. Kung gusto mo yung mataas yung heat and rejection, dito kayo sa HP namin. Eh, itong 3M. Itong 3M naman po, ma'am, meron siyang mirror rise, meron siyang leg talaga, ma'am. Kaso, ma'am, sa presyo, ma'am, medyo higher nga ng presyo niya kung compare niyo kayo. Ma'am, ito, ma'am, introductory price pa lang kasi may expert ko. Okay. Introductory price. Ibig sabihin, ma'am, yung pinaka-presyo niya, mas affordable compare niyo kay 3M. Tsaka lifetime warranty pa. Si 3M kasi, ma'am. Pero ito yung mas maganda, di ba, 3M? Ma'am, maganda rin siya expert, ma'am. Well, nung din to, ma'am. USA to, ma'am. Eh. Yung 6.2, kasama na ba yung pag-install, ma'am? Oo, oh, kasama na yun, ma'am. Pwede tingnan mo yung sasakyan. Oo, oh, ma'am. Yung ito, ma'am. So, yung ngayon, ganito yung sakay. Mm, ma'am. Ito, ma'am, yung offer ko sa inyo. Eh. Tama na yun. Tapos, pag nasa loob. Pag sa loob, ganyan. Ganyan yung tsurahan niya, ma'am. Ah, okay. Pero maganda to, ma'am. Kung sa kinukonsert mo, mainit sa loob. Mm-hmm. But, maganyan yung araw, ma'am. Di siya maano, ma'am. Di siya mainit sa loob. HP 5 yan? Opo, ma'am. Mataas rate rejection yan, ma'am. 7,399, ma'am. Plus 600. Mm. Kala ko 5,600 lahat. Mm. Ito po, ma'am, yung sinasabi ng ano ko, ma'am. Okay. Pero, ma'am, kahit ito lang, ma'am. May bagay na sa kotse mo, ma'am. Balik nyo dito, mapalitan namin ng bago mo. Kahit after mga 3 years na? Except yung pag bubbles, ma'am. Kasi pag bubbles, ma'am, nakukurik pa ng tinter yun. Nakita niya na dito, ma'am. Oo. Oh, oh. Nakukurik pa ng tinter yun, ma'am. Naayos pa ng tinter yun. Oo. Oh, konting-konting kanilag lang ito, ma'am. Pero pag gabi, ma'am, may makikita pa rin ng tinter, ma'am. Meron din silang mugs dito. Medyo pricey. 6,000 isa. O dahil luma na nga yung sasakyan, medyo madami akong gustong ipa-update para umakay ako yung itsura. Nung una ko siya nakuha, pina-repair ko yung mga sira. Ngayon naman gusto ko siyang medyo makeover. So meron yung silang mga mugs dito sa blade. Depende sa style. Yung gusto ko sana ng style yung ganito. Nakikita ko yung ibang mga altis. Makiki-altis, ganito yung itsura niya. Pero yung narecommend ni Kuya, ganito lang. Parang 6,000 isa. Meron ditong ginagawa ngayon, pero regular na tint lang yung pinalagay niya. As always, antagal ko na naman mag-decide. Kanina nung dumating ako dito, ako lang yung pangalawang client. So kung nag-go na sana ako, kinakabit na sana by now. Pero ngayon parang 5 na 6 yung nagpapatint, ako namimili pa din. So iba-ibang klase yung tint, merong regular, may magic tint, ceramic. Ito pala yung na-recommend ni Kuya, color stabilizer siya. Sabi niya kung ano daw yung color. So parang ganun. Basta kung ano yung kulay talaga in real life, pag nasa loob ka, parang ganun. So ang hinahanap ko sana yung hindi masyadong madilim at saka yung init, kasi mainit pag nagda-drive, pero hindi ako makadesign. So ayan, budget kasi iniisip ko. Pero malaki din dito sa Blade, sa Mindanao Avenue. Meron din daw silang branch sa Timog. So dito lang to sa may C5. Madali lang naman hanapin. Babalik na lang ako, pero ito yung nakalagay na tent sa akin ngayon.
medyo dark talaga, kaya pag gabi nahirapan ako mag-drive. Hindi ko masyado nakakita sa windshield, pero mag-canvas muna ako. Relax na relax si Fluffy. Dito naman ako sa C5. Dito yung na-recommend ng tita ko, ng car repaint. Para medyo umayos-ayos naman tong sasakyan. Hello po. Magpag-ano po yung pintura? Magkano po pagbuo? Awas mo, ma'am. Awa po. 35 po sa amin. 35? Eh pag yung ano lang, halimbawa yung mga gastos lang, ma'am. Pero ano po, 35 ang per panel per namin. Gano'n kalaki yung per panel? Ha? Gano'n po kalaki yung per panel? Isang buong ano, tulad itong pinto. Ah, 35. Isang fender, gano'n, buo yun. Ilang araw po yun? Iiwan dito yung sasakyan? Iiwan po yung unit. Mga ano po yun, ma'am, mga 3 weeks. Ah, 3 weeks? Hindi wala akong sasakyan ng 3 linggo? Oo, gano'n po talaga. Kasi kailangan yung unit makatuyo na maigi. Ah, 3 linggo pala yun. 35. Ano pong number pwede i-text? Ma'am? Ano pong number pwede i-text? Sige pa. Napakamahal naman pala. 35,000. Hindi kaya bumili na lang ang bago-bago. Ito po yung number. Ano po pangalan niyo? Fernando, ma'am. Fernando. Ito po ba yung ipapawasan ko, Fernando? Opo. Wala po bang mas mura-murang version? Tingnan ko muna, ma'am, kung ano. Hindi masyadong ano. 35,000? Kunti na lang, pwede na akong pang-down na yun ng bagong sasakyan. Kaya nang... Alos na rin lahat, ma'am. May tama eh. O nga po eh. Mga 32, no? Tapos 3 linggo pong iiwan. Sige po. Magta-text na lang po ako. Christine po pangalan. Thank you. Napakamahal ko. 35,000. Pala ko mga 15,000. So, dito ako ngayon sa Talipapa, sa May Palengke. So, dito to sa corner JP Ramoy. Dito kami lumaki noon. Si Mama Luz dito na Mama Lengke. Tapos tuwing hapon sumasama ako sa tita ko, kay Mama Luz ganyan. And then, kita mo tong 7-Eleven. Nung bagong, dati kasi parang bakery yan. So, nung bagong bukas yan, sobrang na-excite kami ng mga pinsan ko. Lagi kami papabili ng Slurpee tuwing hapon. And then, banda doon, konting lakad. Diyan banda yung bahay namin. Pagbata ka, di ba, kala mo laki-laki ng lugar. So, one time, sumama ako sa tita ko na malengke dito. And then, parang nagkaligawan lang ng konti. So, kala ko noon, di na ako makaka-uwi. Parang feeling ko di na ako mahanap kasi kala ko malaki yung lugar. Pero ngayon, kapag pupunta ako dito, parang natatawa ako. Kasi ang liit lang talaga niya. So, imbis na umiyak ako noon pala, pwedeng naglakad na lang ako pa uwi. Tapos, naka-uwi na sana ako. Pero ayan. So, kaya ako nagpunta talaga dito sa Talipapa kasi babalik ko na tong luggage. Ito yung pinahiram sa akin ng pinsan ko papuntang Japan. So, buti na lang pinahiram niya ako kasi hanggang ngayon wala pa din yung luggage na pina-repair ko sa Samsonite. Dahil nandito na din naman ako sa palengke, bumaba na din ako. Medyo mahihiyay lang talaga. Dami mga dumadaan dito, mga truck. Ito yung mga tama nung sasakyan na yan. Pag nagpa-park, minsan tumatama, hindi ko nakikita. Ito, minsan pag nakapark ako, siguro nagagasgas nung katabi. Bilihan ng gulay. Itlog. Ayun si Sandy. And then, dito tumira din kami dati. Dito nakita mo yung PS Bank na yan. Diyan, sa ilalim niyan tumira kami. Bili ako itlog. Ay, may brown egg. Yung pinakamalaki, 950. Ay, 10 po. Ay, 10 pesos. Compare natin yung size ng pinakamaliit. 5 piso ang isang piraso. Ito naman yung pinakamalaki. 10 piso. Ayan. Size difference. 5 pesos, 10 pesos. Po ba dapat nilalagay yung itlog? Sa ref or sa labas lang? Pwede naman sa labas, pero mas okay pag sa loob. Sa ref po? Kasi meron na gano'n sa akin dito sa ibabaw ng ref nila. Mahinit yun eh. Ref pero sa labas na. Sa ref daw nilagay pero sa labas na. Dragon fruit, 180 kilo. Ay, 2 piraso. 180 kilo, dragon fruit.
Naisip ko total, meron naman na tayong sasakyan ngayon. Parang gusto kong mag-tour ng mga dati naming narentahang bahay, mga room for rent. So let me know in the comments kung interesting yun para sa inyo. Diba meron akong vlog dati yung mga narentahan naming kwarto tsaka room for rent. So let me know in the comments kung interesting yun para sa inyo. Na itutour ko kayo sa mga narentahan naming bahay dati. Parang ako pala itong bigas na to eh. Broken. Ayan, ganito lang kalit dito. Ayan o. Bili tayong bigas. Ang binibili kong bigas, Coco Bandan. 49 dito, 5 kilo. So let me know if you want to see that. Kung naalala mo, meron akong ginawang vlog dati. Yung kinento ko yung mga buhay namin. Nag-renta lang kami ng mga room for rent. Maliliit na space. So let me know if you want to see that and next time try kong gawin para makita nyo din kung ano bang itsura ng mga kunento kong narentahan namin dati. Okay, so pupunta na ako dun sa tita ko para isolid tong luggage. So andito na ako sa bahay ng tita ko. Hindi lang ako makapag-park ng maayos kasi hindi ako magaling tumansya. So wino-worry ko baka matamaan ko to sa likod. So after sa Talipapa, ayan, dito naman ako ngayon sa bahay ng friend ko, so medyo malapit lang din. Sa Uyo ba tawag dito? Ang tawag dito? Kasi meron akong pipick upin. So dito ako malapit sa bahay, meron ditong, dito ako nagpa-vulcanize sate. Alam ko meron din sila ditong mga mugs, tingnan ko kung mas mura. Meron sila ditong mga mugs, meron din mga gulong. So ito yung 10,000. Pwedeng papinturahan 5,000. Konti lang diferensya. Tapos pag swap yung kanina 10,000 95. Ano? May itim-itim. Sa mags po talaga mo? Sa mags? Ganyan? Ganyan talaga yan mo? Okay, tingin pa ako sa iba. Okay naman yun, 9,000, kaya lang di lang pulido. Try kong dumaan ng Banawe. Dito na ako sa Banawe. Tinirecommend ng friend ko. Auto friend. Tingnan ko magkano yung tint. Ito pa yung isa kong gustong palitan, yung rain gutter sa bintana. Bali, meron silang all black, 1,000. Medyo parehas din naman pala yung presyo dito tsaka dun sa blade, hindi sobrang mahal. So para dito sa likod, ang pinote sa akin, pag 3M, 2,200 pesos. And then pag buong sasakyan, 6,000. So medyo ganun din, diba, sa blade. Kaya lang, wala na silang tinter. So hindi din ako makakapagpagawa. Kainis lang kasi nabangga ako nung nakamotor. Nasagi niya dito, ang lakas. Tapos kumaway lang siya. Tapos umalis na. Minsan nakakalungkot talaga. Pag sasakyan, hindi din maiwasan yung magagasgas. Tapos, yun lang. Sorry lang. Alis na.